speed boost. Yun yung pinakamaganda dyan eh. If you want to disengage, just heal. Speed boost, yep. Labas kayo lahat. Kumbaga may kasama pang heal yun na speed boost ka na. Pero eto, I think, grabe yung aggressiveness so far. At early game time ng Arkangel dito, trying to deny yung jungle ng no limit agad-agad. So, I guess team fight is gonna happen now. This time, immobilize si Jeff Curie forever dito. Magta-try, pumalikod, pero mananakap na yung reflash siya. Kamunti ka na si, si Jeff dun. Okay, so no limit dun. Hindi nila ma-follow upan yun. That was a good knock-up coming out from Rafflesia. But sadly, medyo preoccupied dun yung side ng Arkangel. Lusty, on the other hand, is gonna go for that crab coin. They will secure that. And si Tamos dito, win a 1v1 niya yung crab coin dun sa may taas. He can actually get that. And Sky actually stole it. And mapapansin mo dito, no, very, ano, masyado nabibabysit din dito si Jeff Curie forever. In a good way naman. Kasama lang dito si Cho as well as the Rafaela. Tamang backup lang sa kanya in the middle lane or wherever Jeff Curie forever is. Haba naman kasi ng pangalan. Jeff Curie forever. Jeff na nga lang. Manalo, matalo, cute pa rin si Jeff. Kahit anong mangyari. Kaya nga siya cutie forever. So makita yung item ni Lusty dito eh. Hindi pa natin nakikita kasi kung ano ang tinatry niyang buwin. So well anyway, ayan, tamang vision lang muna parehong team dito trying to deny all what they can deny from the neutral creeps dito ng parehong teams. Okay, the turtle is now up so we are going to see our first blood dun. Banda siguro doon na Rafflesia just going in, Kilowash dito, just trying to cut the creeps. Pero sabi ni Kilowash dito, I will fight this, I will stall you, I will try to get the kill on JP. Pero the ultimate is there, JP dito, falling very low, he might get hit, pero JP just going in and out. Grabe, ang tagal namatay nun ah, ang tagal namatay ni Thamus dun sa bandang taas. Pero first blood actually napunta sa Arkangel to that Kimi pa. So it does really matter, lalo na sa marksman or sa carry nyo, napunta yung first blood. That's a lot of gold in your pot right away. Kaya kitang kita dito, at 2-minute game time, ganyan na agad ang kalamangan. Plus, they might secure this turtle of the game. At Rafflesia trying to back away dito gamit-gamit ang kanyang bola. And grabe yung ginagawa ni Kufra dito, pero AA is still very much alive. Doon sa kanila pinapakita dito, Sky going in with the ultimate, but the knock-up is there. Naunahan siya, hindi siya makapag-dash out, and that is going to be a kill for that si Jeff si Lusty ata yun eh, si Lusty. Oo, si Lusty yun. Ang ganda ng huli ni Lusty doon, talagang dumiretso siya doon. Doon hindi doon sa decoy nitong si ni Genevieve. And kamuntikan din a while ago si MM doon na gamit-gamit yung Beleric. Hindi lang siya I think naabot nung stun nitong si Jay na gamit-gamit yung Rafaela. But kung naabot siya just in case, pwede pang i-poke yun ni Ryu eh. Nagamit-gamit yung lunok. So I think we have, ayun, tamang agaw lang pala ng crab dun sa bandang baba. Nag-snowball lang Arkangel dito. Nag-snowball lang sila. That is the name of the game for them, and stop JP from actually securing his farm. Although JP dito has one assist, eh medyo nagigimp din yung possibilities na meron siya dito on the side of on the side of the map of no limit, is because the crab coin isn't going to him, the turtle isn't really going to them as well. So parang alam mo yon, may preno eh, may preno yung Claude dito in the transition to early to mid game. Oo nga, and eto, I think ang kailangan gawin ng no limit dito, wag muna magpahuli tulad niyan. Kita mo si Lusty, aggressive plays dito, kung sino yung pwede niya mahuli na nag-iisa, tatry niyan si Pine papalayo eh. And nako, Rafflesia will go out, and yun, mananakap dito. I think mapupuruan siya ata dito ng Kimi. Mapupunta pa kay Jay, in fairness naman doon. Pero tuloy pa rin ang team fight. 3v2 situation, or rather 2v2 situation sa bandang gitna. Everyone will just back away dahil ayan, kulang-kulang na rin sa HP bars. Dito naman sa bandang baba, si Rio, tamang ano lang, oh, bigay ng pressure para kay Martis doon. Pero abasag, NL, nakuha pa rin ni Lunox si Torrio, just trying to fight Kiel, and Kiel dito, just going at it, 1v1. With the Great One, pero si Guinevere and Beleric nandito na sila, just trying to help Kiel. And the knock-up won't hit, pero yun nga sinabi natin, execution mechanic, yun yung meron si Martis dito. Ayun, tamang-tama yung backup ng Nembro ng No Limit dun. Pero ito, tamang huli din naman sila, si gamit ang Cho Sky, will try to back away, tamang pasok ni Rafflesia to deal that crowd control, pero mukhang siya pa ang mahuhuli dito. Nako, Lusty, mag-back ka na dahil konti na lang din ang buhay mo. Rafflesia, looks like he will go down, pero tamang dating ni MM dito ba? Unfortunately, the ultimate will not help that member survive. Kaya tamang rotate muna ang Arkangel dito sa turtle ulit. Medyo na late yung paggamit ng ulti doon ni Bele, ni MM.
Inantay niya muna, mabawasan ng todo si ano eh. Si Raflicia. And I think yung range din medyo malayo sila sa isa't isa. Nagtatry si Raflicia na humanap ng backup, but unfortunately I think he was just way too far from MM. And I guess in the middle lane now we can see some action happening, pati na rin na pagkuha ng buff dito, denying the jungle. Ayun, napunta kay Jeff Curry forever. And Kufry isn't really working for the side of No Limit right now. In terms of net worth, hindi naman ganun kalaki. It's only 3K. And JP dito, at least kahit paano si JP naiiwan, is that 3K gold. Pero yung Lunox, looking at him, the Thamos and the Kimi, eh medyo mababang farm dito ni ano, Kuya Claude compared sa kanila. Oo. At makikita natin dito, no, si Cho nag-tank build nga siya so far with the Athena shield. Bakbakan sa bandang gitna. Nako, na-stun dito ang Guinevere natin. Hindi na magsusurvive. Last it will go again para sa Rafaela. MM going so low. Hindi na rin magsusurvive. Last it going on to Jeff Curry forever. At yun, basag na rin ang tier 1 turret sa bandang gitna. Raflicia, gamit-gamit ang bola. Magtatry mag-back away. Na-slow siya dun. Pero nakapag-survive pa rin naman. Nakapag-survive pa rin. Pero JP dito, siya ang pinaka-target. It doesn't have his mirror image. The knock-up is there. JP will go down. At nabigyan na din si JP dito. Uptime will be lessened for that Claude. Yan lang. Wala pa rin nababasag na tore para sa side ng Archangel. Kaya naman map control nasa kamay nila ngayon. Mag-isa lang sa si Lunok sa bandang baba, trying to push that another turret sa bandang baba natin, tier 2 turret sa bottom lane part ng No Limit. And after that, ayan na. Nandito na rin sa side ng mapa ang Archangel. Oh, pero No Limit dito, kailangan nila pigilan Archangel. Archangel is getting all of the objectives na kailangan nila dito. And No Limit side, they do have a marksman. At hindi ganun kaganda yung kanilang farming dito. So, ibig sabihin yan, they can't afford to lose the tier 2 turret into the middle lane just because ang laking denial niyan sa kanila kapag nawala yan. Hindi na sila makakalabas ng base nila. Oo, nakita mo rin yung rotation ng Archangel dito. Alam na nila na pa-up na yung turtle. Kaya naman, kinuha na rin nila yung tier 2 turret sa bandang baba. Doon na rin nag-rotate yung apat na miyembro na nakahiwalay sa Lunox papunta sa baba ng mapa natin. And yun nga, by the time na naging available na yung turtle, they just took another objective. Pero kilawash doon, pumasok na lang. And Martis is here. Kiel? Well, can he make something happen? JP dito, naku po, masyadong mababa yung buhay ni JP dito. Oo, 1v2 situation, pero makakakuha naku pa siya ng kill. Grabe naman yung double kill pa para sa Thamos. Yun yung advantage na tinake, yun nga yung power na tinake advantage niya rin. Kasi nasa kanya yung level ngayon, nasa kanila din yung farm para sa side ng Archangel. Bakit hindi niya i-go? O, bakit hindi niya i-go? Lusty dito, going for the knockout, pero Raflicia na knockout niya dito si Lusty. MM dito, napagamit ng ultimate para malabas sila. Pero that means it's go time for the side of Archangel. Alam nilang walang ultimate bela dito. Hindi sila magdadalawang isip na kumuha. Lusty? Grabe naman si Lusty. Kahit may mga tore, wala munang pake. May heal naman na galing sa Rafaela. Raflicia going so low. Free hit muna dito si Jeff Curry forever sa bandang likod. MM, naku, kamuntikan na. Look at that slither of health. Mapapunish pa by that last hit ni Thamos. Okay, so Rio, nandun lang siya sa may taas, wala siyang pakialam sa lahat. They're just clearing the waves. They want to take down those turrets para kahit papano, eh talagang mapasok na nila yung side ng No Limit dito. The Lord will be up in 30 seconds, so that is going to be the prime time for Archangel kung hindi sila makahanap sa malaking play dito. Grabe naman dito yung Lunox, pumasok na. Alam mo yung ultimate nun, hindi ka natatamaan pero makakatira ka pa. Naku, si Sky pumasok dito. I think suicide yun. This is probably it. I don't think na mapipigilan ng No Limit to just because of everything. Pero Kiel trying his best to do so. Rio going in and out. He's trying to fight this. It's a triple kill for Kiel. And Kiel saving the day. Pero makakuha pa ba siya ng kill dito? He might actually go for Jay. Pero sabi dito ni Lusty, sabi dito ni Jay, lalaban kami kahit kami yung support utility. Kahit kami yung utility duo dito. And they will stop the defense na gagawin dito ng No Limit. And looking at the net worth dito, sobrang laki ng kalamangan ng side ng Archangel. Nangyari dun sa bandang gitna, humiwalay si Rafaela sa Kimi. Sinamahan niya si Lusty, nagamit-gamit yung Cho sa bandang taas, trying to get that inhibitor turret sa bandang taas. Kaya naging open yung back lane ng Archangel dito, allowing the Martis to kill itong si Jeff Curry forever, nagamit-gamit itong
Kimi, at ito na nga, team fight na naman tayo ata dito para sa first lord of the game. Grabe naman dito si KLVJ, makakakuha naman ng kills, pero gano'n na nga, no limit ang makakasecure pa rin ng unang panginoon ng laro. At KLVJ trying to back away. Naku, magsusurvive pa ba? Kilowash going for that last hit. At yun na nga, everyone else from the side of no limit will try to back away. Kulang sila, wala silang tore. Halos isa na lang na mukhang babagsak na rin naman sa bandang taas. Kulang ng sustansya dito. Kiel being the hero of that first siege na ginawa ng Archangel dito. Pero right now, he is down. They can take this order of brilliance actually going in. Rio, iba yung ano eh. Iba yung pressure talaga na binibigay nila dito. That's going to be game one. I don't really think they can actually fight this. Pero JP with the Blazing Duet, MM mga kaibigan, with his ultimate. Pero that is still game for the side of Archangel. Kita mo yung free hit ng Kimi doon sa bandang likod. Libreng-libre. Yung time na nahuli lang yung